Good morning, co-operators. Good morning, Philippines. Janet Romero here. Today we'll talk about the difference between banks and cooperative. Kasi maraming itatanong, no, kung ano yung bangko, ano yung kooperatiba. Now, ang bangko is first mag-ano tayo sa regulation by the government. Ang bangko is regulated by SEC, no? And the cooperative is regulated by Cooperative Development Authority or the CDA. Now, sino yung may-ari ng kooperatiba at bangko? Ang banks are owned by their corporation, or simply, kung sino yung may-ari, siya yung owner, right? Ang sa ating kooperatiba, ang may-ari, sino ba talaga? No, nung pumunta kami sa community, sabi nila, "Ma'am, sino yung may-ari ng kooperatiba?" Kung sino? Sabi niya, "Ikaw." Sabi ko, "Wow." So yes, sabi niya, "Ang yaman niyo, ma'am," no? Kasi lahat ng mga membro ng kooperatiba ay may-ari or owner. So see, in the cooperative movement sa amin ngayon sa Bohol Community Multipurpose Cooperative based in Luway, Bohol, and we have branches in Bohol like 10 branches and 2 in Mindanao now. We have 22,000 members. So see, 22,000 members na may-ari ng ating kooperatiba. So the same yan nationwide, no, even sa ibang bansa. Ang kasi ang kooperatiba sa buong bansa, sa ibang bansa is not cooperative ang pangalan nila, no? Na nagsimula kami nung nalaman ko na ang pangalan pala ng mga kooperatiba is credit union, no? Marami din tayo sa ibang bansa niyan. Again, credit union. Pareho lang yan sa kooperatiba sa Pilipinas. Okay? So, next question is, ma'am, ano ba ang serbisyo na mabibigay ng bangko at kooperatiba? Again, banks and cooperatives are the same. They are financial services provider. Like in the banks and cooperative, meron kaming mga time deposit, savings, may kiddy na rin, may ATM na rin, the same yon. Anong pinagkakaiba doon, no? Okay? Especially, may loans din kaming binibigay. Okay? Ang time deposit namin savings, medyo kung makikita nyo, I give you the freedom to go to the banks and the cooperative para makompare naman ninyo kung saan ang medyo mataas na binibigay na interest, no? Lo, baka ano yun, mawawala lang kasi mataas ang interest. Now, right now, we have a privilege by the government, hindi sa lahat ng kooperatiba to, na meron kaming tax exemption. Yun, kung nakapasa ka, na mabigyan ka sa CDA, regulated yun, kung sino lang ang mga kooperatiba na bibigyan ng exemption. Marami din ginagawa doon. Maraming requirements, regulations. Now, kaya kami nakabigay ng mas mataas na interest because wala kaming tax, no? So, ang bangko, tax sila. So, yun, mas maliit yung interest na binibigay nila. At saka sa amin, sa kooperatiba, no, is medyo mataas yung interest rate sa mabibigay namin sa membro. Kasi membro lang naman. Again, sabihin ko sa inyong lahat, hindi lahat pwede mag-time deposit or magka-avail ng aming product sa kooperatiba kung hindi ka membro. Membro ka talaga ng kooperatiba. So, magpa-member ka to get these benefits. Okay? So, mayroong ganon. Also, ang interest natin sa cooperative at bangko, diferensya din yan sa mga loans, no? Kasi sa bangko natin, ang binibigay nila is straight. Yung straight ang interest nila sa loans nyo. Ang sa amin sa kooperatiba, ang ginagawa natin, diminishing ang loans ninyo. That means, unti-unti mawawala yung interest nyo. Kaya medyo ang kung tingnan mo, mas maliit din ang ating mabibigay na interest rates, no? Eh sa bangko. Mga ganun. Marami. Ano pang binibigay ng mga loan sa kooperatiba at sa bangko? For now, marami din tayong pareho-pareho lang ng mga products natin. We have this agri loans, especially the cooperatives are into agri, agriculture, no? Ang mga co-op, agri-co-op. So, marami.
We also have right now yung mga car loans, especially in Bohol right now, na may mga car loans kami kasi ginagamit nila sa tourism, no? Yung mga van and everything. We also have modernization jeepney ngayon, no? Sa kooperatiba, no? Pero pareho lang talaga sa bangko. Kaya lang, syempre pag membro ka, mayroong mga special benefits na bibigay sa'yo. Na kasi, kung anong mababayad mo sa iyong loans, ito sa kooperatiba, may tinatawag kaming patronage refund. Yung interest mo, no, na mabibigay, may certain amount pa yun kunin at ibabalik sa'yo. So, see? So, iba din yun ang bangko at saka kooperatiba. Kasi marami tayong benepisyo sa kooperatiba. Okay. So, yun ang mga sa loans natin. We also have mortuary savings, no, sa kooperatiba at saka bangko. May mga mortuary tayo, no, sa mga members natin as benefits. So, maraming benefits ang kooperatiba kasi owned by members yun. Now, yes, we're talking now of benefits. Ano makukuha mong benepisyo sa bangko at sa kooperatiba? Magkaiba yun. Ang bangko kasi, benepisyo mo, syempre, you have to put your money there, invest to them, safe naman yun. Sa kooperatiba, safe ba? Sabi nila, hala ma'am, meron ba kayong insurance? Sa bangko, meron. Sa pera ko. Sa inyo, meron ba? Naku! Sad to say, wala pa sa ngayon. No? Again, wala pa sa ngayon kasi sa bangko, 500,000 no, insured yun sa PDIC. Right? Sa kooperatiba natin, wala pa sa ngayon. But I have a good news for you. CoopNatco is having this stability fund na pattern namin ito sa ibang bansa kasi kung information sa everyone, ang kooperatiba kasi nag-start to sa Europe, no? Sa Germany, no? Matagal na to, no? So, anyways, mayroon dong stability fund na all the cooperatives will pool funds to the all cooperatives in the Philippines. And that fund will be used, no, para taking good care of the little cooperatives na nagsa-start up pa. Or let's say, sa lahat naman ng business, meron ding mga business na parang shaky. So, hindi namin pwedeng iwanan ang kooperatibang yon. Walang kooperatiba magko-close na kasi stability fund will go there directly to look at their operations, tulungan sila sa operation nila, anong nangyayari sa mga policies nila and everything. Para kung may pera din, we have to put it there para ma-rise yung kooperatiba na yon. That way, hindi na matatakot yung mga membro natin na mawawala na lang parang bula yung mga kooperatiba natin. Which is ngayon, parang nakakatakot nga. Siyempre, nalalaman din natin yan kasi hard-earned money yung pera natin na inimpok natin sa kooperatiba. Hard-earned yun. And yes, Stability Fund is here now in the Philippines and they're working on it. No? So, yes, marami mga kooperatiba nagpapamembro din ng sa CoopNatco na Stability Fund for that. So, yes, meron na tayong solution with saying kung mayroon ba yung insurance ang ating kooperatiba. Okay. Next is, anong meron sa kooperatiba and the banks with the policy making? No? Pareho lang naman tayo sa bangko at kooperatiba na meron tayong what we call board of directors, no, with the chairman and the board of directors na magagawa ng policy, di ba? So right now, pareho tayo na may mga ganun sa ating kooperatiba. But one thing sure, sa kooperatiba natin dito, sa bangko ganun din, pero sa kooperatiba mayroon tayong youth representative, no? That means na mayroong bata na nakaupo as board of directors. Let's say bata yun kasi youth, no? Like example, in our case, aming kooperatiba, Bohol Community Multipurpose Cooperative in Bohol, ang ginagawa natin, nakaupo yung isang high school student na voice ng youth natin. See? Bata pa yun, pero may alam na, marunong nang maghawak ng kooperatiba because she's involved in the policy making sa kooperatiba. And she is the voice of the youth, no? And mind you, yung mga youth na yon, mayroon pa siya mga assembly na ginagawa.
mayroon din silang mga representative doon na we're training our little, our youth na involved sa anong magagawa. Like example, in one of our cooperative also, like example, in Cebu, Lamac, no? Mayroon, very active yung youth nila doon sa laboratory cooperative nila. Mayroon sa mga businesses, t-shirt printing, mga ganun. And then we follow that also. Maraming ginagawa ang kooperatiba sa youth, no, sector. Na we were training the youth na, syempre, in the long run, mawawala tayo, sila yung susunod. At hindi na tayo natatakot kasi trained na sila sa kooperatiba. So, yun ang pinagkaiba. So, kayo, na mga membro sa kooperatiba, yung mga anak ninyo, syempre, kasama nyo sa kooperatiba pag may mga activities yun, no? So, at least matitrain na sila and let them be involved in the cooperative movement na sila yung nagra-run. Nagli-leader na sila. We are training leaders in the cooperative, no? So, yun ang pinagkaiba. And also, ang kooperatiba at bangko, pariho din yun. Mayroon kaming tinatawag na social responsibility na to help the community. Hindi lang sa disaster na tumutulong kami, but ang ginagawa namin, like example scholarship program, mayroon din tayo sa bangko, mayroon din sa kooperatiba. Yes, we are helping people, especially yung mga membro natin, no, with a scholarship program. And also, we have this tulungan kami sa kooperatiba. Like, recently, meron tayong Typhoon Ulysses who hits Luzon and Manila. So, guys, ipapakita ko sa inyo kung anong ginagawa namin sa kooperatiba. Yes, nakita nyo yon. Tulong-tulong kami dito sa kooperatiba. Magkakaisa kami sa kooperatiba. Like, way back 2013, yung nangyari sa Yolanda, nangyari din yun sa Bohol. I'm very, very happy because the cooperatives are sending me mga donations para matulungan ang Bohol. And mind you, I think cooperative is one of the first na who go out of their way to help others in Sagbayan, in Carmen, who hit by the earthquake talaga badly. Tapos since marami pa yung donation na yon coming, tapos nangyari yun sa Yolanda, remember yung sa Typhoon Yolanda in Tacloban. What we did in that time is we went straight to Tacloban, bringing the medicines, the everything that we have for donation from the donations from the cooperative at binigay namin sa Yolanda victims doon. I was so touched with yung waray doon, no, yung ating kababayan. Sabi niya, "Ma'am, ba't nandito kayo?" In fact, taga Bohol kami, pumunta doon na 1 month lang na nagkaroon ng earthquake dito. Sabi namin, "Eh, may sobra na eh. So, this is for you." So, yun. Marami tayong ginagawa. Aside from that, we have coastal cleanup, syempre, mga mangrove reforestation. We're partner with the LGU kung mga mayor may papagawa sa atin na pumupunta kami to clean up everything, like sa mga coastal cleanup natin, mga ganyan-ganyan. Meron din tayong mga partners dyan, no? So, we are really a partner of the LGUs also in the community. Kasi kami tayong community-based, no? Marami tayong mga branches. And also, in the cooperative movement, ang bangko din, may mga business din yan sila. Pero aside from that, hindi ka wala kang kita doon, 'di ba? Kung may mga bangko, like example is SMBDO 'yan, no? Isipin mo 'yun, kung membro ka noon, tapos malaki yung kita ng SM, sana may pera ka din, no? Pero hindi yan pwede kasi hindi, you don't own the bank again. Pero in the cooperative movement, no, sabihin ko lang sa inyo, like kami, meron kaming ngayon, may franchise kami ng gasoline station. Magpagagas up yung aming membro, anong makukuha niya? 2 pesos per liter discounted. Yun dyan talaga. Para ma-feel niya na, oh, ako may-ari. At saka, since mayroon tayong resort at saka inn, kung ang member natin ay matutulog dun sa ating resort at saka inn, 100 pesos discounted rate sa kanya, sa kanyang room. Diba? Diretso yan.
para ma-feel niya na ganun talaga ang being a member sa kooperatiba. At marami pa tayong kooperatiba dito sa Pilipinas na hindi nyo alam. Kung nasa Luzon, Visayas, Mindanao kayo, maraming kooperatiba. Please do so to go to the cooperative para makakuha ka ng benefits, para let's say may maging may-ari kayo, no? Kasi ang pinagsabihan nito, mamamatay na lang daw sila, mamamatay na lang tayo, but we will not own a bank. Diba? Kasi di naman pwede na magkakuha ka tayo ng banko, 1,200. Capital na yun pag banko, hindi pwede yun. But in the, being in the cooperative member, as one of the cooperative member, 1,200 lang, may-ari na ako ng kooperatiba. Diba? So that means, may kung anong kita ng kooperatiba, meron akong maasahan, no, makukuha, no. At saka, ang kooperatiba din pala, sabihin ko sa inyo, tulungan tayo. So, ang mangyayari niyan, may General Assembly yan. So, mga, sa bangko kasi, hindi naman pwedeng tawagin ka ng bangko mo na, oh, ma'am, sir, may letter sa inyo na punta ka ngayong araw na to kasi mag-General Assembly tayo. Walang ganun sa bangko, di ba? Kasi hindi ka na nga may-ari. Ba't ka papuntahin? Pero in the cooperative movement, mayroon kaming scheduled mga ownership meeting or General Assembly na please, ma'am, kung may-ari ka, please come on this date para malinawag, ma-explain ka kung ano na nangyari sa operations ng ating kooperatiba. Meron tayong salo-salo, may get-together din tayo for the members para ma-feel mo na ito na pala nangyari sa kooperatiba natin. Paano tayo matutulungan at paano tayo makakatulong sa kooperatiba. So there are perks in being in the cooperative, no? Grabe talaga yung saya nyo in the cooperative movement. So yun. Aside from that, since yung mga anak nyo kayo nasa laboratory co-op, o sama-sama na, buong pamilya yon. At isa pa, in the cooperative, meron tayong scholarship program, mga ganun-ganun sa mga anak natin, tulong-tulong na. So, ang bank and cooperative, since sabi ko nga, meron mga businesses kasi paano natin mabibigyan ng mga dividendo at dividendo yung ating mga membro kung wala tayong mga businesses. Kasi ang cooperative is a multi-purpose cooperative na mostly, so they are allowed to have businesses, no? Na sila nag-own and manage by the cooperative. Like example, sinasabi ko nga, mayroon na tayong mga gasolinahan, mayroon na tayong mga restaurant, mayroon na tayong mga inn, resort, transport services in the cooperative, na with that, mayroon tayong makikuhang kita din at ibibigay balik back to the members itself. So yun. Actually, marami pang akong discuss sa inyo, but those who are watching me now, you please subscribe tapos i-share nyo na. Or if you have comments or questions about the cooperative, please don't be shy na ilagay nyo sa comment down para ma-answer back ko naman kayo, no? I will be giving you the link kung saan yung mga contact address namin, and also yung mga website namin. So, yun guys, because in the cooperative, isahan tayo, magtutulungan tayo, no? Before I end, let me give this part of the excerpt from the cooperative pledge na minimize namin every day. Alone I am weak, but with others I am strong. So be in the cooperative sector. Be a cooperator, guys. So good morning. Stay blessed, everyone, and have a great day. Thank you.